Okay, magandang umaga sa inyo. 11:31 AM of Monday, February 15. And guess what? Kukunin ko na ngayon ang Google PIN code natin. Kung nakita niyo doon sa Facebook page ko, dumating na yung Google AdSense PIN code natin. Nag-message na yung postal office dito sa bayan namin sa Lucena City. Ayun, pupuntahan natin. Ang gagawin talaga natin today is babiyahe tayo papunta sa Bauban Real Road. Ito yung gusto nga puntahan matagal na. Medyo busy ako nung mga nakaraang araw tsaka nung mga nakaraang linggo. Solo ride tayo ngayon mga kaibigan, no? Babiyahe na naman tayo. Ang unang stopover natin, Google PIN code muna. Tapos saka tayo dire-diretso na tayo papunta sa Mauban, Quezon. Okay, good afternoon sa inyo. Magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. Kakatapos lang natin kumuha ng Google AdSense PIN natin galing sa postal office dito sa Lucena City, Quezon. So ay mga kaibigan, no? Kakatapos lang natin kumuha ng Google AdSense natin at isa ito sa mga pinaka-asam ng isang aspiring YouTuber na katulad ko. Though, alam mo yun, maliit lang talaga ang kita ng mga YouTuber sa umpisa, pero nag-enjoy ako eh. Sobrang saya ko kapag nakapag-vlog ako tsaka nakakalabas ako ng ganito. Kaya from time to time, nagli-leave ako para mag-ride at saka mag-edit dahil hindi kumpleto ang linggo ko kung wala akong ina-upload sa YouTube at saka yung mga biyahe natin. So mga kaibigan, no, pupunta tayo ngayon sa Mauban Real Road. Mayroon dito tinatawag na Butas-Butas Beach. Diba last time pumunta tayo sa Mauban, hanggang dun lang tayo sa Kagsiay. This time, didiretsuhin natin. Pakita ko sa inyo dito sa mapa. So ayan, nakita nyo naman, no? And medyo malayo ng konti but relatively malapit dahil dire-diretso naman ang biyahe natin doon. XCS boss. Full tank. Sa'yo na sukli, brother. Lagi na kayo, boss? Oo. Ito, sir. Bumabiyahe ako dito sa Quezon, sa buong Quezon, tsaka sa Calabarzon. Ride with MRCS, tsaka mga reviews ng Honda Click. Shoutout sir, ano ba may shoutout mo dyan? Shoutout sa Chanox TV. Chanox TV. Sige sir, maraming salamat ah. First time ko ito mamigay ng sticker, no? Di pa ako ganun talaga sanay dahil, alam nyo yun, maliit talaga akong motovlogger eh. Maliit pa naman yung channel natin eh. So, yung confidence ko, kumbaga, hindi pa ganun kataas pagdating sa pamimigay ng mga sticker. Biyahe na ulit tayo mga kaibigan, no? Dire-diretsoin na natin to. Ito, fast forward natin. Nakalagpas na tayo ng bayan ng Mauban. Tinatahak naman natin itong Mauban Real Road. Right now, ang alam ko dito mga kaibigan, no, hindi pa talaga tapos yung kalsada papunta sa Real. Lamig! Napakasarap na adventure naman ito. Ayun na, 8.3 kilometers na lang tayo mga kaibigan. Lamig dito, sobrang lamig. Buti na lang nagdala ako ng jacket kasi kung hindi, yari ako dito. Wow! Oh, damn! Ang lapit natin doon sa Quezon Power Plant. Grabe, oh. Amazing. Dandaan lang tayo dito kasi hindi natin alam yung kalsada. Kagsiay 3. Dito nga, ama sabi ni Paring J. Kagsiay 3 nga ito.
Marami na, may mga nakita na rin ako nakapunta dito mga kaibigan, no? Tapos nakita ko, ano siya, worth it na puntahan. Kaya nandito tayo ngayon para ma-discover at saka ma-explore itong part na ito ng Quezon. Kasi medyo dulo-dulo na rin siya eh. Ito yung mga bulubundukin na karugtong ng Sierra Madre. Dahil papunta siya dun sa part ng Real Quezon. Tindi dito. Feel na feel mo talaga na probinsya. Ano na tayo, 6.7 kilometers away from our destination. Patas na naman tayo. Holy shit! Andinde! Ganito kakatakot kasi parang landslide dito. Nag-landslide. Ganda oh! Woo! Grabe to, hanip. Parang gusto kong bumaba dito. Tingnan natin mamaya kung meron tayong bababaan kasi ayun naman natin na iwan yung motor natin kung saan saan lang eh. Medyo malapit na tayo no. 2.9 kilometers na lang away from Butas Butas Beach. Mauban Real Road. Mahaba-haba rin to mga kaibigan. Wow. Teka, parang gandang spot nito ah. Masulit to oh. Napakasarap dito. Solid, solid. Ganda dito. Nakakita tayo ng isang spot sa gilidan ng kalsada. Bago pa ito magbutas-butas cave, butas-butas beach, may nakita na agad tayo na ride spot dito. Tapos yung motor natin, iniwan natin doon dahil papalipat tayo ng drone. Tinan nyo na lang ito. Dito. The best, the best. Alis na rin tayo mga kaibigan.
Ito ng mga kaibigan, no? Rough road gaming na tayo. Mukhang matindi-tindi itong pupuntahan natin kasi all throughout rough road na tayo ngayon. At saka bundok, hindi pa man lang nasisimentohan to. Ay, shit. Wow, lastik. Grabe. Napakatindi nito. Huwag lang tayo mapaplata ng gulong dito kasi yari tayo. Ang lalaki ng bato. Tsaka ang tatalas. Damn. Kawawa gulong natin ito. Sana hindi pa tayo napapalatan, no? Tindi, mga kaibigan. Talaga masusubukan ang gulong ng motor nyo dito. Pag meron kayong bagong gulong, huwag nyo muna idadaan dito kasi ang tindi. Grabe, hindi pang ganito yung gulong natin. Ay, medyo patag na dito. Parang sa San Juan, Laio, Batangas yung pinuntahan natin nung December. Ganda, overlooking na ng dagat. Alas 3 na ng hapon, mga kaibigan. Time check tayo. Brother, magtatanong lang, dito ba yung Butas-Butas Beach? Malapit na dyan. Ah, sige, salamat ah! Dito, sunod tayo sa kanya. Grabe yung putik dito. Oh, ito na yung mga kaibigan. Ganda ng beach. Oh. Though dito mga kaibigan, oh, hindi siya white sand, pero ang attraction dito is yung mismong place. Dahil medyo malayo, tapos hindi siya talaga puntahan ng mga maraming mga tao sa lungsod. Sa lungsod? So dito, ito yung attraction ng tingin ko, ha? Tingin ko lang sa Butas-Butas Beach. Ganda nga po. Ano dito ang ganda? Ganda dito. Wow. Baka meron mga tao. Meron mga tao, mga kaibigan. Considering Lunes ngayon, no? May mga nagpupunta. Wow. So dito mga kaibigan, no? Hindi siya white sand. Actually, medyo black yung buhangin dito. Pero for the adventure itself, sulit na sulit. Tapos pwede pa kayong tumambay dito. Entrance fee nga pala dito mga kaibigan is 30 pesos lang. 30 pesos per head. Tapos meron din sila pinaparentahan. May pinaparentahan sila na cottages. Ito yung mga nasa likod natin. Dito meron Butas-Butas Cave dito sa part na to. Pero dyan kuweba. Pero dahil medyo crowded, may maraming tao nagsiswimming ngayon. So, hindi na tayo pupunta dun. Palipad na lang tayo ng drop. So, paano? 3, 2, 1.
dahil umuulan na. Hindi tayo makapag-drone ngayon. Medyo malakas yung ambon ngayon. Kaya stay put na lang muna tayo. So para sa mga naghahanap ng adventure. Okay do, maganda yung daan. Pero overall, okay na rin. Magandang adventure papunta dito. Alas na rin tayo, no? Anong oras na? Alas 3. Alas 3 na ng hapon. Mga kaibigan, medyo mataas na lugar to. Tapos, may konting lakad. Pero kayang-kaya naman. Yung places currently nire-renovate siguro. Ginagawa ng mga cottages para siguro pang overnight. Maganda yung lugar. Pero ang comment ko lang, hindi siya ganun ka-appealing kung halimbawa galing ka sa ibang lugar. Tapos pupunta ka dito, okay, maganda yung lugar, maganda yung daan. Pero yung mismong beach, hindi ko siya prefer compared sa mga napuntahan natin before. Pero yung view mismo ng dagat, ganda. Ganda. For the price of 30 pesos yung papunta dito, susulit nyo naman. Ma-enjoy nyo yung biyahe. So, alis na rin tayo. Tapunta na tayo ng ulan. Pero masaya adventure to. Something in the air, and a sparkly shimmer on our skin.